Kamakailan lamang naglabas ang Malacañang na Memorandum Order No. 32. Ang MO32 ay may titulong Reinforcing the Guidelines for the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police in the Implementation of Measures to Suppress and Prevent Lawless Violence. Para mas maintindihan natin, balikan natin ang mga nakaraang kaganapan. Noong September 4, 2016, naglabas ang Malacañang ng Proclamation No. 55 na nagdedeklara ng State of National Emergency bilang tugon sa nangyaring pambobomba sa isang kalye sa Davao City. Pagkatapos, noong May 23, 2017, naglabas ng Proclamation 216 na nagdedeklara ng martial law sa buong Mindanao bilang tugon sa pag-atake ng Maute Group sa Marawi City. Ngayon, ang bagong Memorandum Order No. 32 ay pagpapalakas ng kapangyarihan ng militar at kapulisan para sa mas epektibo daw at mas mabilis na pagpapatupad ng mga hakbangin sa pagsupil ng lawless violence. Pinabangkit ng dahilan nito ay ang mga karahasang naganap nitong mga nakaraang buwan sa mga probinsya ng Samar, Negros Oriental, Negros Occidental at Bicol Region. Sa konkreto, ang MO ay naguutos na magpadala ng mas maraming sundalo at pulis sa mga naturang probinsya. Anong implikasyon nito sa atin at sa pang-araw-araw na buhay? Ibig sabihin, dadagdag ito ng kapangyarihan sa mga militar at pulis at madadagdagan din ang mga mararahas na programa at pagkilos nila. Patuloy ang pagbatay sa mga mahihirap sa ilalim ng war on drugs na sa mas madalas sa hindi sangkot ang mga pulis sa bentahan at patayan. Nariyan rin ang Oplan Tambay kung saan libo-libong mahihirap ang mga naaresto, kasama na ang mga bata at minor de edad. At nariyan ang tinatawag na palit katawan o sex kapalit ng kalayaan. E kalakaran naman ito sa operasyon ng kontradroga. Paano na yan? Mismo ang mga pulis ang sangkot sa mga pang-aabuso, karahasan at paglabag sa karapatang pantao. Tapos sa kanila pagkakatiwala ang pagsugpo ng lawless violence sa ating bayan? Ang mga military, mapagkakatiwalaan ba sila? Sa taong 2017, 47 na land rights defenders ang napatay. Kasama dito si Dato Victor Danyan, isang leader katutubo na nagtatanggol ng kanilang lupaing ninuno. Sabi ng militar, sila daw ay mga rebelde. Ngayon sa MO32, lalo pa daw paigtingin ang intelligence operations ng DOJ at AFP. E palpak naman intelligence nila. O sadyang turing sa mga nakikipaglaban para sa karapatan ay rebelde? Terorista? Aba, delikado ito. Paano na talaga ang ating karapatang pantao? Maski ang press tinitira, mga universities na may mga kritikal na posisyon sa programa ng pamahalang Duterte, tinitira, pugad daw ng mga rebelde at terorista. Para sa amin sa iDefend, matinding pangamba ang dulot nitong MO32 sa atin dahil unti-unti nang pinaiiral ang militaristang pag-iisip sa gobyerno. Hindi na nga kailangan magdeklara ng martial law sa buong bansa para na tayo nasa ilalim ng martial law. Civilian nga ang presidente natin, pero utak militar. Ibig sabihin, ang focus ng solusyon ng mga problema ay gera. Gera sa droga, gera sa tambay, gera sa mga mahihirap. Civilian nga ang presidente, pero ang ating burokrasya, pinupunuan na ng mga tauhang militar. At lalong pinalalakas pa ang kapangyarihan ng militar at kapulisan sa MO32 na ito. Sila na mismo pinagmumulan ng lawless violence. Ano na mangyayari sa atin? Kaya ang pangihikayat namin mula sa iDefend ay patuloy nating tutulan ang mga ganitong programa at polisiya ng pamahalang Duterte. Marahas, pinagmumulan ng pang-aabuso at paglabag sa karapatang pantao at pinagtitibay ang culture of impunity o ang di pagpapanagot sa mga taong sangkot, lalo tigit kung nasa may kapangyarihan. Ang ating pagtutol ay maaaring gawin sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang lugar. Kailangan din natin maging mapagbantay sa iba't ibang pang-aabuso ng mga tauhan ng pamahalaan at kumilos ng sama-sama para sa pagpapanagot ng mga ito.